Siya daw po ay binubugbog ko, ako daw po ay nagdodroga, ako pa daw ay nagdakaw ng mga baboy doon. Hmm. Ay sabi ko naman, kung may katibayan kayo, ilabas nyo. Ibig mong sabihin? Nagbibigay ako noon nung ako ay dumating na sa aking bahay. Dumating ako sa aking bahay. Ay ikaw ang sinungaling. Kapakatindi mo, wala kang karapatan sa aking anak. Anak ko yan. Ako ang tunay na magulang. Biyanan ka lang. Ako ang padre din pamilya. Hindi man ako nakikialam sa inyo. Masama talaga po ano ba? Hindi ako niya rin-respeto talaga. Kaya sino man nabihanan na hindi magagalit sa kanya? Huwag mag-bless ako sa iyo. Ayaw mo. Masyado po. Kwapang man. At ang tanda. Magsabi lang ikaw ng totoo. Hindi ko po yan. Oh, hindi lang. Hindi mo lang. Napilitan lang po ako sa kanya. Kasi ang nagkakabon sa akin. Bukas po ang aning opisina para pag-usapan po natin yung inyo. Opo. Ayun. Dito naman po kay Marie Chris, kung talaga po siya ay meron ng bagong kinakasama, maaari po mag-file ng demanda si Kuya Joel laban po sa kanya ng adultery. Alalayan na kayo ng aming programa. Sasama namin kayo na sa ganun ay magkaharap-harap kayo doon sa tanggapan ng MSWD at siguro doon sa pulis ng Del Gallego ng sa ganun. Kasama natin ngayon sa ating studio si Joel Agos. Inireklamo niya ang kanyang biyanan dahil ipinagdadamot raw nito na makita niya ang kanyang anak. Nais ni Joel na makuha ang anak sa kanyang biyanan dahil iniwan na raw ng ina at sumama sa iba. Magandang hapon, Joel. Magandang hapon po, sir. Mm-hmm. Maari mo bang maikwento sa amin, Joel, kung ano ang nangyari sa inyong anak? Kaya ito nasa puder ng iyong biyanan? Ako po ay umuwi po nung nagtatrabaho po ako sa Ibaan, Batangas. Tapos bago po mag-lockdown, umalis po yung aking may bahay na hindi po nagpapaalam sa akin. Pagkatapos po noon, hinatid po nila yung aking panganay doon sa aking pinagtatrabahoan. Tapos yung isa ko pong anak na babae ay kinukuha ko doon sa kwatsabi man nung biyanan ko ay doon muna sa kanya. Tapos umuwi po ako nung July 8, 2020 yata yun dahil ano eh. Tapos ngayon nung September 15, ipinagtapat po sa akin, pinatawag po ako nung biyanan ko na galing po sa kanila na sinasabi na ako ay yung kanyang anak po. Yung misis ko ay meron na pong asawa na iba. Uh-huh. Ngayon, ang sabi man ng nung aking biyanan na lalaki ay kung kaya pang iwanan ay iwanan, ay hindi na daw po niya kaya. Kaya po bigla po ako. Sa madaling sabi, may mahal ng iba ang misis mo. Mayroon na po. Okay. Maitanong ko lang, kailan kayo huling nagkita at nagkausap ng misis mo? Kami po ay nagkita nung pinatawag ko po siya sa barangay. Tapos Hindi, I mean yung kailan yung huli yung pagsasama? Nung December po. January. Nung January po. Itong taong ito? Hindi po, yung bago mag-lockdown. Ah, bago pa mag-lockdown. Ano so, kwan yan? 2019 po. Tapos, so, yun na yung huli yung opo. Masarap at masayang pagsasama? Opo, yun na po. At dahil ikaw ay nagtrabaho sa malayong lugar, na-lockdown ka doon? Opo. Hindi ka na ka-uwi? Hindi po naka-uwi. So maring doon na nagkaroon ng panibagong minamahal yung asawa mo? Opo. Okay. Kasal ba kayo nitong misis mo? Kasal po. Ilang taon na kayong kasal? Noong 2017 po, sir. Mm-hmm. 2017 kayo kinasal? Opo. So halos dalawang taon lang kayong nagsama? Hindi po, matagal po kami nagsama. Kaya lang late kayo nagpakasal? Opo. Mga ilang taon na kayong nagsasama? Mga siguro sir, mga nasa walo. Walong taon na kayong nagsasama bago opo. Kayo kinasal? Opo. Okay. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi kayo formal na naghiwalay? Bigla na lang siyang umalis? Opo. At sir. Hindi muna nadatnan? Opo sir, yun po ang totoo. Hindi na po siya, hindi nga siya akin nagpaalam ay. Mm-hmm. Dahil, tapos nung pinatawag ko pa siya barangay, dumating po yan.
Tapos nakaano po yan sa kagawad, doon po siya nagtira. Tapos kung ano-ano po ang kanilang sinabi sa akin, siya daw po ay binubugbog ko, ako daw po ay nagdudruga, ako pa daw ay nagdakaw ng mga baboy doon. Ay sabi ko naman, kung may katibayan kayo, ilabas nyo. So marami na siyang aligasyon. Opo, opo sir. Okay. Hindi ko po, Juan, kaya po ako ay ano-ano po sa aking sarili. Tapos ang isa pa po, inano po ko yung ano yung aking anak na babae na bakit ayaw ibigay sa akin ng aking biyanan. Mm-hmm. Ilan ang anak nyo? Dalawa po. Okay. Okay. So tatay, nababanggit mo na maraming allegation sa iyo itong dating mong misis, itong opo. Misis mo. Ano yung pinakarason ba sa iyong pagkakaalam kuya bakit kayo nagkahiwalay? Hindi ko po alam ma'am kasi nabigla nga po ako. Hindi ko talagang inaasahan na ganun. So hanggang ngayon po, tatay, ay hindi nyo alam kung ano ang rason ni Mrs. bakit ka iniwan? Ay, ang pinaka, yung kwan, yung sinasabi na binubugbog daw siya pero wala man siyang ebidensya. Oh, pero sinasaktan mo ba talaga hindi siya? Po. Hindi po. Nagdodroga ka ba talaga? Hindi po. So walang katotohanan wala po yung lahat na yon? Wala po yan itong katotohanan. Opo. Eto tatay, nagkaroon na po ba kayo ng kasunduan sa MSWD? Nagkaroon po kami noon ma'am ng kasunduan. Ang pagkakala ko kasi siya ang mag-aalaga ng aking anak. Mm-hmm. Tapos ang nangyari kinabukasan, umalis na naman po yan. Tapos mga ilang buwan pinatawag ko uli, yun na naman po uli ang nangyari. Tapos pinapaano ko po yung aking kwatsi ko bakit ayaw iano sa akin ang biyanan ko na nandyan lang naman ako, malapit lang po ang aming bahay. Ay ako ang tunay na magulang, nandyan lang naman, malapit lang siya ng aking bahay. Sabi ko, ay bakit parang inaalisan ako ng karapatan doon sa anak ko na babae? Opo. Tatay, kailan niyo po nalaman na nasa poder po ng inyong biyanan, ito pong inyong anak? Nung pong, yung ano din po yun, yung January nung pag-alis ng aking asawa, kasi sila lang nag-usap-usap na dalawa. Opo. Wala po sa akin na komunikasyon na yun. Nababanggit mo tatay na naandun ka lang naman, malapit ka lang doon sa tinitirhan ng inyong anak at yung biyanan, hindi ka man lang po nasabihan na naandun yung anak nyo, iniwan itong misis mo. Ay, wala po. Opo. So ngayon po, ano po yung gusto niyong mangyari, tay? Ang gusto ko po sana kung ano ang pinakamabuti na sa mabuting paraan, ayun po ang dapat kong susundin namin kung ano po ang nararapat. Okay. Ilang po, sir, ang aking... Bago ko kausapin yung biyanan mo, kasi nasa kabilang linya rin ang telepono, anong okay. reaction mo nung malaman mong prinangka kang may iba ng asawa o kinakasama yung ay, mismo? Sobra po akong nasaktan, na-stress po ako noon. Tapos namayat po nga ako nung kwan, tapos halos hindi ako makakain kasi iniisip ko yung aking mga anak. Mahal kasi na mahal mo ba yung asawa mo? Ay, noon po, mahal ko po kasi pinakasalan ko nga po siya eh. Mm-hmm. Kaya ganun eh. Ay, tapos din, yun din ang nangyari. Okay. Hindi man po ako nagsira ng aming pamilya. Sila po ang nagsira ng pamilya ko. Okay. So, dyan ka lang muna. No? At Joel, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono ang iyong biyanan na yung inireklamo si Nanay Elsa Ilyago. Magandang hapon po, Nanay Elsa. Hello po. Magandang hapon din po. Opo. Patunungan niya po yun. Okay. Anong masasabi mo, Nanay Elsa, dito sa mga kwento ng iyong manugang na si Joel at ikaw ay inireklamo? Hello po, nakasabi ko po yan. At inungkaling niyang po yan. Ginagawa niyang gawin na yan. Hindi po ako ang may bawa na hindi ko po napakito. Tapos na po yan ang pinto na yan. Diba? Ay, totoo ba, Nanay Elsa? Nanay Elsa, sandali. Totoo po ba na ayaw niyong ipakausap sa kanya yung kanyang anak? Hindi po yun po po. Yung matakandaalan lang po niya ang anak niya. Hindi nga niya binibigyan ng suporta sa kapaano hindi ko bigay. So, patinuhin lang kami, pumilatin. Ibig mong sabihin? Pumilatin ka talaga, Joel. Ibig mong sabihin, hindi nagsusustento itong si Joel sa mga anak? Hindi ko, pinila ko. Oh, Joel, sinasaktan mo daw, Joel, yung inyong mga anak. Hindi po totoo yan. Eh, sinungaling ka daw, sabi nila na Elsa. Sinungaling ka daw, hindi ka daw nagsusustento. Paano ako? Nagsusustento ako, nagbibigay ako noon nung ako'y dumating na sa aking bahay. Dumating ako sa aking bahay, ay dapat ako ang... Bakit pa ako magsusustento? Ay malapit lang po sir yung aking bahay sa kanila. Ay hindi ko na yun, ano, ay ba, hindi wala man akong pahintulot sa'yo na alagaan mo yung aking anak. Kasi kaya ko naman yan alagaan.
Apo, nanay, sabi po ni Joel, mayroon na daw po kayong kasunduan sa MSWDO, pero hindi po niyo daw sinusunod. Gaano po katotoo ito, nanay? Okay po, kung may kasunduan, dito po sa kasunduan yung bata. Hindi po. At ito, aram po ng MSWDO na dito sa akin iiwan ang anak ko at nagtatrabaho si Maricles. Hindi po yung totoo, gano'n na sinasabi niya. Mm, okay. Joel, kasinungalingan daw yun. Oh, Joel, anong gustong sabihin mo kay, ano mo, abyanan mo? Ay, ikaw ang sinungaling. Ikaw ang sinungaling, sobra ka sa sinungaling. Napakatindi mo, wala kang karapatan sa aking anak. Anak ko yan, ako ang tunay na magulang. Abyanan ka lang, bakit ka nakikialam sa aking pamilya? Ako ang padre dit pamilya, hindi man ako nakikialam sa inyo. Bakit ikaw ang nag-ano sa aking... sa aming pamilya, ginugulo mo. So, ibig mong sabihin, Joel, si Nanay Elsa ay hindi mabuting biyanan? Ay, hindi po, talaga. O, Nanay Elsa, narinig... Hindi naman po ako magsalita. Talaga pa po, talagang ang Joel na yan, ma. Masama talaga po, ano ba, ni? Uga-ugalo talaga po, hindi ako niya rinirespeto talaga. Kaya, sino mo nabihan na nun, hindi magagalo sa kanya? O, dapat niya irespeto? Irespeto muna ako niya. Oh, Joel, wala ka daw respeto. Ay, Pag mag-bless ako sa iyo, ayaw mo. Oh, di ba nagre-respeto ako? Tinalikuran mo ako. Naghihingi ako sa inyo ng galang pero natalikod ka sa akin. Ano ba 'yan? Ano kang ibig niyo sabihin? Nanay, sinasabi po ni Joel na hindi daw po kayo mabuting biyanan. Ayaw daw niyong magpamano. Oo, parang tinatalikuran mo daw every time na gusto niyang magmano sa inyo. Mm-hmm. Bakit po nasabi niyo nanay na sinungaling siya, nanay? Baka hindi daw... Oo, kanan po ko, sinasabi ko sa mga ka si Maricles na bakit yung asawa mo hindi man lang sa akin mag-bless. Ako sasabihin niya ngayon kung nasa lisodan, hindi po siya sa akin ang baka, teka Joel, baka hindi na uso ang bless doon sa inyo. Hindi po. Baka biso-biso na dapat. Ay, siguro, gusto. O, nanay. Nanay Elsa, sa pagkakakilala mo dito, kasi matagal naman nagsama itong anak mo eh, at saka itong si Joel, sa pagkakakilala mo simula nung una hanggang ngayon, anong klaseng manugang itong si Joel? Masama po manugang yan. Masyado po, kwapang yan. Okay. Pero, anak buhay niya. Nanay Elsa, doon sa army to, yun ang pinakalabas, magmahal po ang lalaki mo manang dalang patayin. Pinapalo po niya. Natatawa sa iyo, nanay, si Joel. O bakit Joel natatawa kay nanay? Ay, paano puro ano lang yan, parang mga binto lang ang mga sinasabi. Ikaw ang sinungaling. Yung rep ko, pinalit namin ang baboy. Nagkausap tayo ng ayos. Tapos, bininta mo, hindi mo malang sa akin pinaalam. Yan ba ang magandang ugali? Refrigerator. Pinalit kayo mo ng baboy. Pinalit ko ng tapos baboy. Tapos bininta ng biyanan mo. Bininta po niya. Yung alin? Yung refrigerator? Yung baboy. Ah, yung baboy. Nasa kanya ang refrigerator. O, ano? Masasabi mo? Ay, tulungan mo. Ano? Kapimihan ng apel mo, kusin parabayad ko lang sa mga ano ng anak mo. Okay. Kahit ko ay parang pinunta rin. Aba. Linggo-linggo po ako nagpapadala. Linggo-linggo po ako nagpapadala, sir. Okay, ilan naman ang pinapadala mo? Sa linggo-linggo po ay naswindo. Naswindo na rin ang isang buwan. Nanay Elsa, sandali lang po. Nanay Elsa, sandali lamang po. At sabi nyo hindi nagpapadala, pero sinasabi ni Joel nagpapadala siya. Ilan ang pinapadala mo, Joel, linggo-linggo? Pinapadala ako linggo-linggo. Nanay, sandali lamang po. 1,000 linggo-linggo po yun. Kung hindi po Martes, ay Biyernes. Linggo-linggo yan? Opo. Walang palya? Opo. O, nanay, nung nagpapadala naman pala. Nung umalis po yan si Maricres, sige na po ang padala ko. Ayawang po. Magsabi lang ikaw ng totoo. Magsabi ka lang ng totoo. Okay. Sandali lang, Nanay Elsa. Okay. Babalikan kita. Ano ito, Tatay Joel, si Nanay Elsa? Talagang nung magkasama pa kayo na itong asawa mo, talagang bungangera na si Nanay? Ha? Oh. Okay. Nanay! Okay, Nanay. Sandali lang, Nanay. Standby muna kayo ni Joel. Katabi mo dyan yung una sa kabilang ring niya rin ang ating telepono, si Maricres Agos.
Yung mismong asawa ni Joel na sinasabi ni Joel na may mahal ng iba. Aha. Okay. Umiraw partner agad-agad si Mrs. nang marinig niyang inirereklamo siya ni Joel. Okay, magandang hapon, Marie Chris. Lapak, magandang hapon to. Oh, Marie Chris, ikaw ba yung dating asawa ni Joel? Opo, last time yung sinasabi niya, pero kaya sa pinakalunan. Ito pa ang pangyayari mo. Okay, sige. Pakidetalye mo. Bakit mo pinalitan at iniwan si Joel? Hindi kasi yan pinalitan. Hindi wala yan. Masama. Bakit po nasabi niyong masama? Nasabi niya na pinapatuktaan sa Batangas sa kanon. Wala sa magulang ko. Wala sa kanon. Konte na mag-home na pare sa akin. Pinutusan niya pa ako sa, alam ko, bibigyan niya ako ng pera. Pinuto, hindi niya pa sa akin. Kasi po, hindi po yung nagbibigyan sa akin ng pera. Hello, Marie Chris. Marie Chris, sandali lang ha. Medyo dahan-dahan lang para maintindihan ka ng maayos kasi medyo nagchachapi yung linya mo. Bakit mo nasabing masama ang dati mong love at asawa na si Joel? Love talaga. Ang masasabi yan, sa ito ka to lang, manipo siya. Nanganak ako ng panganay ko, nabait ako na siya ako. Dalawang araw pa lang po ako nung tapos, nagpuporsi po ako na dun sa pagpuporsin. Kahit po, hindi po na po palya. Tapos, pagsalo po yan sa pugan, ako po ang binabaling niya. Dahil sa ang galit. Mm-hmm. Dahil ano, kapag yung kung nasabi na nasa yung pagpunto ko man po yun. Kaya po sa pinalaya sa bakit dahil dinita yung okay. Pagkagaan niyang brother dahil Marie Chris, paki, siya. Hello Marie Chris. Marie Chris, sandali lang ano? Marie Chris, sandali lang. Pakiayos ng posisyon mo dyan at niya kasi nagchachapi. Balikan muna natin si Tatay Joel. Tatay Joel, masama daw kayong asawa, sabi ng dati mong asawa. Hindi kung sila na ang kwan, siyempre wala naman akong ano, nagsasabi lang ako ng totoo. Kasi ang nakikipaghiwalay, talagang marami na yan dahilan. Okay, nakikinig ngayon sa iyo si Marie Chris. Kausapin mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ay kung maligaya ka na sa iyong kasama, ikaw na bahala. Magpaanal ka na lang. Iano mo lang sa tap. Ikaw na lang ang ano. Wala ko tayong sariling isip. Diba ikaw ang nagsasabi? Sa kitaharap marapan. Diba? Ano sinabi mo sa akin? Dinilaan mo pa ako. Dinila-dilaan? Sinira-siraan, partner. Ah, sinira-siraan. Akala ko dinila-dilaan. Dinilaan niya pa ako sa taas ng ilis. Ah, ginagayin ng kayong kotse. Oo, dinilaan, partner. Dinila-dilaan. Ginui-ngui, partner. Ah, Marie Chris, may ba? Marie Chris? Oh, medyo choppy si Marie Chris. Marie Chris, kasi kanina yung sinasabi ni partner na dati mong love, bakit yung reaction mo ay parang dating, parang na hindi mo nagustuhan yung pagsabi ni partner na dating love? Bakit? Marie Chris, di ba totoo naman na dati mong love si Joel? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Oh, hindi, hindi mo love. Napilitan lang pa ako sa kanya. Ano? Ano? Aray ko, Joel. Napilitan lang sa loob ng 8 taon na inyong pagsasama at nagpakasal kayo ng 2 taon bago itong pandemic. Bakit mo nasabi na napilitan ka lang kay Joel magpakasal? 8 taon sila nagsama. Ay, mayroon po itong pangyayari. Oh, Joel. Sabi ni Marie Chris, napilitan lang siya. Daw siya na magpakasal sa'yo. Hindi ka daw niya love, talaga. Sabi po lang sa kanya, ay, Oy! Inahabol mo daw si Marie Chris. Okay. Oh, ikaw lang daw ang nag-ahabol. Okay, Joel. Okay, Joel. Sabi ng dati mong asawa, hindi kanya daw love, napilitan lang siyang makisama sa'yo. Ikaw daw ang nag-ahabol sa kanya. Ikaw daw ang patay na patay sa kanya. Ay bakit pumayag ka? Kung ako ay, kung ikaw ay napilitan lang. Para lang yung sa mga anak ko. Oh. Dahil mapagal lang kita po pala gatuanan. Hindi nga, ibig ko sabihin ay bakit ka pumayag noon, dapat noon pa lang ay umayaw ka na. Hindi na tayo nagkaanak. Dapat pinutol mo na agad kung ayaw ka lang noon pala ay nagpakasal ka pa. Okay, Marie Chris. Marie Chris. Partner, naririnig ko pa rin si Bianan. Uy, si Bianan talaga medyo bratatatan. Oh, Bianan, ano po ang masasabi nyo? Ano po yung gusto nyong sabihin? Napa?
Oh, ano po ayung gusto mong sabihin? At ito daw si Marie Chris, napilitan lang pakasalan itong si Joel. Baka may gusto ka pong sabihin. Ano po yung... Ayun, po talaga po sabihin yan. Iniwan po niya ngayon yung anak niya. Walang patama. Walang batay. Iniwan mo? Walang patil. Nagsusundo ngayon sa atin yung bata. So, iniwan mo lang daw po sa kapitbahay, Joel, yung anak nyo. Grabe mo, ano, grabe ang dumi. Sabi ko na, malibot ka buka, bumalik ka na lang dito. Tapos may amin, nagbalik naman siya. Okay. Kaya saan nainiwanan yung anak yung lalaki. Okay, nanay, nanay, balikan ko lang si Marie Chris. Nandiyan pa sa katabi mo? Okay. Okay, Marie Chris. Marie Chris, totoo bang may bago ka na ngayong kinakasama? Wala, yun ang tutero. Oh, Joel, wala daw. Matagal po akong batama. Matagal natin dito. Siya po ang ano? Ikaw na mismo ang nagsasabi. Wala naman daw, Joel. Ay, siya na mismo siya ang nagsasabi. Na? Na may asawa siya. Ay, anong ibig sabihin niya? O, ulitin natin. Ulitin ko ang tanong, Marie Chris, ha? Marie Chris, ulitin ko. Marie Chris, totoo ba? Hello, hello, Marie Chris. Totoo ba na nagsabi ka kay Joel na may bago ka ng asawa? Wala po akong sinabi kay Joel na may bago akong asawa. Sa cellphone, sa cellphone kita na ano? Sa cellphone, mismong kausap ka doon, pinatawag niyo ako sa noong September 15? Hindi na natin, partner, nalalaman. Marie Chris, gusto namin malaman. Yung totoo, ha? Meron ka bang kinakasama ngayon? Wala po. Oh, Joel, saan mo naman napulot yung istorya na may kinakasama na itong asawa mo? Sa kanila mismo po galing. Sa kanila mismo po galing. Kasi yung September 15 nga, yun nga daw ang nagligtas sa kanya, kanyang superhero. Ay, sino yung superhero mo? Ah, may superhero na si Marie Chris. May superhero! O pang yung ano, ano yun. Ano? Yung ang bata? Baka si Darna siguro yun. Oh, si Darna ang superhero. Oy, September 15, pinatawag ako doon sa bahay ni Mama. Nag-iiyak yan si Mama noon. Tapos, kinausap ka ni Papa. Ano sabi ni Papa? Iwanan mo na yung iyong lalaki na yan kung dahil maaga pa naman. Hindi ko kaya kasi siya nagligtas sa akin. Ayun. Ganito na lang, partner, okay. Kasi mukhang hindi na talaga partner sila magkakaayos dahil talagang marami partner. Meron pa lang superhero. May itong superhero. Si Marie Chris. Ito, partner. Ilapit natin ang hello, Marie Chris, sandali lang. Sandali lang, Marie Chris. Huwag ka muna ang kwan. Makinig muna kayo. Ilapit natin ang kanilang problema, partner, sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Del Gallego, Camarines Sur. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ms. Ana Manggubat, ang MSWD officer. Magandang hapon, Ms. Ana. Yes, good afternoon po. Ms. Ana, ito bang problema ni Joel at ni Marie Chris dyan sa bayan ninyo ay nakarating na dyan sa inyong tanggapan? Wala po akong natatandaang pumunta sila sa opisina. So, wala or pa po nangyayari? Wala ako sa opisina, baka yung isa kong kasama, pero wala, parang wala po akong ganyan dito. Okay. So, wala pang formal na reklamong nakarating dyan sa MSWD ng Bayan ng Del Gallego, itong problema ni Marie Chris at ni Joel. Anong barangay kayo, Joel? Kumadu-kadu? Oh, sa barangay, kumadu-kadu. Mm-hmm. Sa barangay pa lang, partner, medyo... Medyo kumadu-kadu na, partner. Iba ng ibang tunog eh. Kumadu-kadu eh. Kumadu po. Ah? Kadug-kadug. Ah, kadug-kadug. Oh, mas malala, partner. Kadug-kadug. Oh, may G. May G. Okay. Uh-huh. Miss Anna, ang reklamo kasi ni Tatay Joel, yung kanyang anak na bunso na 10 taon, 9 na taong gulang, ay nasa kustodya ng kanyang biyanan. Iniwan daw ng kanyang misis. Ang gusto naman ito ni Joel ay mapunta sa puder niya. Kasi yung kanyang, ang aligasyon ni Joel, yung misis niya ay may kinakasama ng iba. Ano bang ano dito? Pwede bang makuha ito ni Joel, yung kustodya ng kanyang anak? Ah, sige po. Ganito po, ano, magandang hapon kay Elsa, kay Aling Elsa, kay Marie Chris, saka kay Joel. Joel. Kasi itong lahat. Ano po? Sige po. Ganito kasi, ano, base sa rinig kong issue nila, may kanya-kanyang version. Ano po? Opo. Hindi po natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tama. Oo. Ang kagandahan lang sa naririnig ko, si Joel ay willing na magsuporta sa kanyang mga anak since ano po, parang base sa kanilang pag-uusap ngayon, wala na silang, ayaw na nila na magsama. Ang concern lang dito ay yung dalawang bata. Kasi meron po tayong sinusunod na tamang proseso para sa ganyan. Ano, nagulat nga ako at
nagdiretso na tayo. Hindi ko naman minamasama po na nagdaan pa tayo ng radyo kasi usapang pamilya ito. Since hindi naaayos sa loob ng pamilya, meron tayong barangay na pwedeng doon sila mag-usap-usap. Kasi mahirap yung nagkakausap-usap tayo sa telepono, hindi magkakaharap, na para mas magkaroon ng mas magandang malinaw na pag-uusap para masolve yung issues nila. Opo. Lalo't may involve tayong mga bata. Opo, Ma'am Ana, maisingit ko lang po, Ma'am Ana. Ano po, dumaan po itong pag-uusap nila sa barangay, pero hindi po doon natupad. Kaya po inilapit po ito dito sa amin na problema ni Sir Joel. Kaya po kami po ay dumulog din po sa inyo para malaman po kung ano po yung pwede nilang gawin. Okay po, maraming salamat po. Since hindi sila hindi naayon sa barangay, bukas man po ang aking opisina, pwede silang pumunta doon. Doon tayo mag-usap. Tingnan natin kung paano mabibigyan natin ng solusyon yung problemang iyan, lalo na sa mga bata. Opo. Ayos. Anytime po. Basta from Monday to Friday, iset nyo, bukas po ang aming opisina para pag-usapan po natin yung inyong mga. Opo. Ayun. Yun po, Ma'am Ana, ang gusto din po namin mangyari. Kaya alam po namin na sa paraan po ninyo ay matutulungan po natin itong mag-asawa. Ano po? Yes po. Maraming salamat po. Okay. So maraming salamat po, Miss Ana Manggubat, ano, at sasamahan po namin ito, si Mang Joel at siguro yung asawa para makarating po dyan sa inyong tanggapan na magkaharap-harap po. Ano po? Opo, opo. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, thank you so much. Okay. Bye-bye. Ilalapit na rin natin, partner, tutuloy-tuloy na natin ito, ang problemang ito ni Tatay Joel at saka ni Marie Chris at saka ni Nanay Elsa sa Women's and Children Protection Desk ng Del Gallego Municipal Police Station, para malaman natin kung anong maaari nilang asahan kung nanaisin nilang magsampan ng kaso sa isa't isa. Kasi kung totoong alegasyon ni Tatay Joel na si Elsa, ay si Marie Chris, ay may kinakasama ng iba. Huwag si Elsa partner. Si Elsa, si Biana niya. Si Biana niya. Kung si Marie Chris ay may kinakasama ng iba, ay kailangan patunayan niya. Kailangan patunayan niya. At kung mapatunayan niya, delikadong mabilanggo si siyempre, partner, si Marie Chris. Kasi at yung kinakasama dahil may kasal. Kasal sila. Correct. Ni Joel. Pangangaliwa yan, partner. O, at gaya nga ng binanggit ni Joel, masyado siyang nasaktan. Nang malaman niya na may iba na si Marie Chris. Nasa kabilang linya, partner ng telepono, si Police Staff Sergeant Madeline Fernando. Magandang hapon po, Police Staff Sergeant. Hello po, magandang hapon. Opo. Napakinggan ko nga po yung kwento nila. Tulad po ng sabi ni Ma'am Ana, medyo mas maganda nga sigurong magharap sila sa tamang mesa na talagang mapag-uusapan po ng maayos yung kanilang problema. Opo. Pero since po narinig po ang mga kanilang pinag-usapan, ang allegation po ni Aling Elsa na nanakit daw po ito si Joel. So sa part pong yun, pwede kayong mag-file for violation of Republic Act 9262 or yung... Naputol. Mm-hmm. Sandali, naputol. Oo. So, may allegation din ito, allegation din ni Marie Chris na sinasaktan mo Joel. Mm-hmm. So, pwede rin siyang magreklamo. Ang allegation naman ni Joel, nangaliwa si Mrs. Nangaliwa. Uh-huh. Sige. So, balikan natin. Okay. Hello, ma'am, maganda nga po ulit. Hello, good afternoon. Sige po, ipagpatuloy po natin yung inyong pong paliwanag. Opo. And dito naman po kay Marie Chris, kung talaga po siya ay meron ng bagong kinakasama, maaari pong mag-file ng demanda si Kuya Joel laban po sa kanya ng adultery. So, kaya lang po kailangan niya po itong mapatunayan. Oho, kailangan niya pong mapatunayan na talagang ito si Ate Marie Chris ay meron na pong kinakasama. Para naman po dun sa inyong problema about sa custody ng bata, tulad po ng sabi ng ating MSWD, mas maganda pong pag-usapan nila dito. Ayun. Okay. Sige, yun po ang gagawin namin, ma'am. Ano? At sasamahan namin ito si Mang Joel. Opo. At ganun na rin yung kanyang biyanan at si Marie Chris para makarating din dyan sa tanggapan ng MSWD. At kung kailangan magsampa ng reklamo, ay papunta rin po dyan sa inyong tanggapan. Thank you so much, ma'am. Opo. Opo. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Fernando ng Women's and Children Protection Desk ng Gallego Municipal Police Station. Okay. Ayan. So, ngayon, narinig nyo na. Parehas kayo, tatay. Meron karapatan na magsampa magreklamo ng kaso. Okay. Ikaw, dahil sa pangangaliwa, umano, sabi mo, kay kailangan mong patunayan. At si Marie Chris naman, yung itong pananakit mo.
Okay, so ayaan nyo at alalayan na kayo ng aming programa. Sasamahan namin kayo na sa ganun ay magkaharap-harap kayo doon sa tanggapan ng MSWD at siguro doon sa pulis ng Del Gallego nang sa ganun ay magkaliwanagan kayo kung ano ba talaga ang mga mangyayari. Anong mensahe mo kay Marie Chris? Sana matapos na itong ating problema para matahimik na tayo kasi kawawa din naman yung ating mga anak. Ang gusto ko nga lang sana dahil ikaw naman ay laging wala dyan sa kwan. Doon sa akin yung aking anak na ano para maano sa dad, nasa bahay malang ako eh. Wala na bang paraan or pagkataon sir na pwede pa kayong magkabalikan? Ay sa akin siguro tama na yon kasi hindi na maganda ang mga nangyayari kung patatag-aanuhin pa. Kung may iba ka na rin pag napupusuan? Hanggang ano po, nakatutok na lang po ako sa pag-ano ng aking anak. Ito ang tabang! Ora mismo! Asyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Asyon ko patuloy na magsisilbi.